Ngayong araw po mga amigo, magsisimula po ang pre-delivery ni Tia Celsa at ni Elvis para sa kanilang street food, Pinoy street food. Ruya! Bili na kayo! Free delivery! Free delivery! Balong-balong na! Laban na laban! Lapak na lapak! Anong lapak na lapak? Pak na pak! So, ngayong araw po mga amigo, ipapatry ko po na iprito ito at ibenta ang balong-balunang manok. Ayan. Kain na. Ayan po mga amigo, nagpe-prepare na po kami ng ibebenta ni Tia Celsa. Maagang umuwi sila Alima, kaya ayan, tumutulong po. Ito na po yung ating gagawing corn dog. Asa ng mais? Ayan. Siyempre, hindi mawala itong maruya mga amigo. At ito ang bago mga kababayan ko. Ang balong-baluna ng manok. So malaki rin po ang kikitain itong balong-baluna ito mga amigo. Nalagyan lang natin ito. Ayan. Tapos may tinapay at saka syempre meron itong ano, itong gusto ko, yung maruya mga amigo. Kasi yung saging nila matamis na. Tapos pag nilagyan ito, nababalance yung lasa. So, dati ang ginagawa namin na saging ay medyo hilaw. Pero alam nyo, pagka ganitong hinog na, mas nasasarapan ako. Dahil ang lasa na niya ay para na siyang ano mga amigo, para na siyang banana cue, matamis na. Dahil sobrang tamis ito kapag kahinog. At syempre, hindi po mawawala ang paanang manok at saka pakpak ng manok. Ayan. Pamunta na si Elvis. I-prepare niya na yung kanyang pakpak at saka hita ng manok. So, siguro naman masasarapan sila dito. Sana masarapan sila at mabili. Tingnan po natin. So, ayan po mga amigo. Ito po ang balong-balunan. Tingnan po natin kung mabibili ito ng mga Aprikano. Balong-balunan. Laban na laban. Lapak na lapak! Anong lapak na lapak? Pak na pak! Pak na pak! And then alam niyo po mga amigo, meron po nga akong sinadjust kila Chamame about po sa pagde-deliver po ng mga naluto na pagkain. So sa gustong bumili ay tawagan lang si Chamame at sigurado nga makakarating yung kanilang in-order na pagkain. So yung mga kapitbahay po ni Tia Celsa dito sa buong Okomba, mga amigo ay may number naman. At nasabi na kung sino ang gustong order ay pre-delivery na po mga amigo. So lalakarin lang naman. Pero mas maganda po yan, mas madaling maubos yung paninda kung merong mag-deliver. Yun ang suggestion ko kay Chamame. Sabi niya, oo nga mas maganda yun. Kasi halimbawa may order na halagang 500 pesos o kailangan may minimum na 500 ka ako ang bibilin or ganun ang presyo para pre-delivery. Kasi mas maganda po mga amigo at mabilis maubos yung paninda kapag i-deliver sa bahay. So, start na po ngayong araw mga amigo yung delivery na mangyayari po kila dito sa Okomba. So, kaya laging hawak ni Tia Celsa at ni Elvis ang kanyang cellphone, dahil po anytime pwede mayroong bumili sa kanila. So ito naman try lang, subok lang. Kung magiging effective, di maganda, o pwedeng mag-deliver sila mismo, pwedeng kasi sa hapon wala nang pasok O pwede na mag-deliver si sila Lorena, sila Apoyo para mas mabilis maubos nga yung paninda. And then, syempre, ayan si Mahmood, lagot ka sa lola mo. Ngayong araw po mga amigo, magsisimula po ang pre-delivery ni Tia Celsa at ni Elvis para sa kanilang street food, Pinoy street food.
So ang muna pong lulutuin ni Tia Cesa ay maruya, mga amigo. Ayan. Alam niyo po mga amigo, dito ay uso rin po yung delivery ng mga pagkain. So ang company po namin ay nag-o-offer po na free delivery kapag ka 1,000 ang yung bibili, halagang 1,000 pataas na pagkain. So sa JFC po yun, tsaka sa Tamtam, yun po ang pangalan ng resto ng company. Maruya! Bili na kayo! Free delivery! Free delivery! Ayan po yung mantika, kahapon lang yan. Hindi ko pa na itatry yung cornstarch eh, tsaka tubig daw lalagyan eh. Puputin na raw yung ano, yung mantika. Mamaya pupunta ako sa sentro, bibili ko ng cornstarch. Tatry natin, para hindi masayang yung mantika. So ayan na po si Elvis na walang chinsansu. Bakit ito na po na krema oy? May chinsansu na isang araw eh. Okay, ito na po na yung krema. Ala para oy. Ay, may sabi, chinchansu. 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 Sabi sa comment, may chinchansu eh kasi Elvis. Tawan-tawa ako. Mahusay nga ito si TSS eh. Siya muna nga nagluluto sa hapon na ganyan. Tapos paggabi si Elvis. Palitan sila. O, ayan. Luto na ang maruya. Na parang kwek-kwek, na parang ano. Pero ang ganda ng pagkakaluto eh, di ba? Maruya de Celsa. Ang importante niya ito, yung pinaka-butter niya. Pronto! Lagot kayo kay Tia Celsa, pronto. Bilisan nyo daw. Galit si Tia Celsa pagka tatamad-tamad at saka magigi. At mabagal kumilos. Ayos ah. Nakahanda na. Meron pong umorder mga amigo. Ayan. Free delivery mga kababayan ko. Free delivery. Free delivery! Free delivery mga amigo. Buenas tardes. Chama mi mas mejor a tocar. No lo quiero para... Ayan, di ba? Free delivery, halagang 500 pesos. Saluti mo ako! Oh, hipan mo, hipan! Ihep, ihep, ihep! Oh. So ayun pa mga amigo, nag-deliver na po si Elvis ng isang order. 500 po agad yun mga amigo. Tingin ko mas okay mga amigo kapag mayroong delivery. Kasi 500 agad eh. 500 yung pinakamababa eh. Ibobya! Bukan ito ba? Ayan, beburache. Ibobya! Yan yung bebong bubo na tenyo na kakabubele siya plastiko. Emeno! Kuwanto kaya rekomprar? Kumbiyan to 5,000 din. Eh, nanana mate. Eh, eh. Pero di ba mga amigo, hindi mo wala ang chicken manok ni Elvis. Ayan, ang pakpak ng manok at saka ang kanyang legs, hita ng manok. So, ayan mga amigo, may order ng maruya at saka corn dog. Pre-prepare ni Chamame tapos Elvis ang magdi-deliver. Wala pa kasi sila, ano, sila Lorena, tsaka sila misma. Maaga pa po dito mga amigo, mag-aalas 5 pa lang po. Pero pa-uwi na yun sila misma. Mamaya, pwede mag-deliver si, ano, pwede mag-deliver si misma. So, ayun po. Nakakatuwa, ano. So, ayun po mga amigo, mayroon na rin mo order. Aga pa dito pero nagsisimula na. Nagsisimula na ng magbilihan ng mga kapitbahay nila Tia Celsa.
Ayan. So, hindi rin po take out. Dito rin kakainin mga amigo. Hataw yung ano ni Chambami, oh, yung maruya. Ang bihira. Dati, ang ginagawa nila sa ano, sa saging, ano lang, nilalaga. Ngayon, oh. Pagkain Pilipino, di ba? Niluluto sa Africa. Sobrang saya sa pakiramdam. Tapos nilagyan nila ng mayonesa at sili. Papakita ko sa inyo mga amigo. Ganyan niya, no? Yung 50 pesos. O, oh, yan. O, oh, di ba? Sien. Ayan. May sili pa. Tsaka mayonnaise. Ganyan po mga amigo. So, ayan. Mga naluto ni Tia Celso. Ito ang pinaka the best na feeling na masarap na pakiramdam yung mga Aprikano nagnenegosyo at hindi kakaiba ang kanilang negosyo. Pagkain Pilipino mga amigo, hindi pagkain Guineano. So naisip ko nga kung hindi pala ako kung hindi ako dinala ng Lord dito sa Equatorial Guinea, sino ang magtuturo ng mga ganito, di ba? Sino ang magtuturo ng mga ganitong pagkain? Pagkain Pilipino. So, ayan po mga amigo. May order kay Elvis. Hindi ko kilala pero sasamahan ko po mga amigo. So, ayan po mga amigo. Sasamahan ko po si Elvis. May umorder daw po mga ng kanyang paninda. So, dito raw po mga amigo. Malapit lang pala. Hindi na ako pupunta. Hintayin ko na lang si Elvis dito. Ayan, dito po. Ang may order. O, di ba? So, ayan, pabalik na po kami mga amigo. O, di ba, nakakatuwa po mga amigo na may pre-delivery ang mag-inang Tia Celsa at Elvis. At ayan po mga amigo, dito po muna magkatapos ang ating video. Maraming salamat po sa panood ng video na to at kita-kita ulit tayo bukas sa panibagong video. Ayan, luto pa. Luto pa more! Luto pa man! Na-appreciate ko yung paano sila nagdadasal.